Nandito tayo ngayon sa Pampanga, sa aming Koi Fish Farm. Ito, yung mga nandito, yung mga for ship out namin. Higoy yan, sir. Higoy. 18 to 20 inches. Import. Ang laki niyan, ah. Ito yung releasing area. Dito ko tinatanggap yung mga customer ko pagka pwede na nilang kunin yung isda after ng quarantine procedure. Ang ating bestseller. All-time favorite po kasi yung kohaku eh, yung mga red and white. Namin yung mga breeder namin. Hindi po kasi pwedeng pagsamahin yung female at saka male kasi masasayang lang po yung itlog. Diyan lang po siya at kakainin lang po nila. Yan nasa ano na, nasa net. Opo. Yung nandun po sa net po na kulay green na yon, mga female po. So may gender separation dito. Opo. Pagkakahiwalay. Hindi sila pwedeng mag-mate palagi. Opo. Kasi masasayang po yung itlog ng, sinesave po natin yung mapoproduce na itlog ng female koi. Kung hindi po ihiwalay, dyan lang po sa mud pond and kakainin lang po nila. So itong malawak na to, na space na to, maraming nakawala. So maraming koi dyan sa loob niya. Opo, ito po ay para sa buwan ng November and December po. So paano nyo nakakaangoy? Ang napakalawak. Ginagamitan po namin ng net or yung kung tawagin dito sa Pampanga na pukot. Mm-hmm. Papaikutan po ng net yan, yung buong mud pond na yan. And then may naka-standby po na isang net dun sa gilid. Lahat po nun nang nahuli nila sa net, ipapasok po dun sa APA net po. I see. So, eto, estimate gano'ng kalaki yung ito na, gano'ng karami yung meron dyan? Dito, sir, nasa mga 30 to 50. 1,000? Opo. Grabe. At isang ano lang to, mud pond. Isang mud pond po. Which is parang napakalaki na ito. Siguro mga 1,000 square meters mahigit, ano? Opo. Tapos sir, yun, di ba sir, maglalabas ako ngayon, ngayong week ng koi, yun nga, yun nandun sa concrete tank. Meron na akong naka-standby sa net for the following week. Okay. Ganun yung ginagawa namin. Pagka ilalabas ko na itong isa, may naka-standby na akong kinukondisyon na dyan sa net. Para pagka inangat doon, hindi na mabigla. Four days na itong nandito sa concrete tank. Bali, pinapakain po ito ng itlog and then gradual po yung flow ng tubig para yung dumi nila at saka yung leftover na egg yolk papasok po dun sa butas na yon. Meron po kaming bottom drain dun. Tapos kung mapapansin po, yung bubbles nitong nandito natin sa tank na to, ano lang siya yung bubbles. Hindi katulad dun sa malalaking koi, talagang bagsak po ng tubig malakas. Kasi sensitive pa po pag maliliit na isda. Sa ika-fifth day, dun pa lang sila papakainin ng egg yolk. Mm-hmm. Kasi sir, kung mapapansin mo, napakaliit po ng bibig niyan. So, hindi basta-basta yung pagpapakain. Mahirap magpakain ng mga small fish eh. Mm-hmm. So, yung pinapakain po namin, yung pula po ng itlog. Lahat po ng nag-iisda, pwede pong mag-breeding. Ang pinakamahirap po na proseso, yung percentage na marami yung mabuhay hanggang sa lumaki sila. Mm-hmm. So, for yung first 4 days, No feeding. And then, water change lang ng konti. Okay. Tapos, malakas na aeration. And then, sa ika-fifth day, bukas po pakakainin. So, habang na-hatch sila dito, na pinapakain sila dito ng for almost 10 days, kailangan may nakaprepare ka na mud pond na paglalagyan. Kailangan yung mud pond na paglalagyan po ng fry, dahil maliliit po ito, pwede silang makain ng mga dalag, ng mga ibon. So, kailangan land preparation po talaga. Mm-hmm. So, yung habang nagbe-breeding ka, kailangan may isang bakante ka na mud pond. So, pansin ko may mga water plants. So, anong use niya? Bakit kailangan ng water plants? Ano sir, pagka nagbreeding po yung male and female, ang ratio po namin, 1 female is to 3 male kasi natural po yung breeding namin. Hindi po katulad sa Japan na nag-stripping. So, pagka natural breeding, kailangan meron pong didikitan yung itlog ng mga koi. So, didikit po dito yung itlog po ng koi. Mm-hmm. And then, pagka pisa po nila after 4 days, makikita mo mawawala na yung mga itlog dyan. Mm-hmm. Lumalangoy na pala yung mga fry dyan dito. Sa Ah, that's good.
mapapansin mo, sir, pagka nag-breeding po, yung mga koi po ay maingay. Maingay po yung tubig, nag-splash, hinahabol ng mga male yung female. Mm-hmm. Kaya ganun po na 3:1 female para talagang mabugbog yung tiyan po ng female at mailabas niya po yung... Tatlong lalaki? Opo. Kasi natural nga. Pero yung kasing stripping, nag-try po kami pero medyo delikado po dahil titimbangin po yung koi and then i-injectionin ng pampatulog. Tapos, kailangan match po yung i-inject mo na pampatulog kasi kung hindi, may possibility na mamatay po yung koi. So, yung proseso sa Japan or other nag-aalaga ng koi, medyo mataas ang risk noong mas ma-injured yung koi. Minsan may naka-transaction po ako na taga-Japan. Ang ganda ng klima dito sa Pilipinas kasi sa Japan, isa o dalawang beses lang kami pwedeng mag-breed. Kasi dito sa winter. Opo, pero dito sa Pilipinas, sabi niya, all year round, 4 to 5 times ka pwede mag-breed. So, ang comparison sa Japan, once a year lang or twice? Once or twice po. Twice a year lang sa Japan and sa Pilipinas? 4 to 5 times a year. Which is na higitan pa natin yung natural nila doon ang galing ang koi. Mas marami pa tayong chance mag-breed dito breeding. Sa Pilipinas. Mas marami po yung supply natin dito sa Pilipinas. Kasi yung isang breeder po, mga 3, 4, 5 beses mo siya pwedeng gamitin sa loob ng isang taon. At pakakawalan mo lang yan sila dito. Hahabulin na yan. Ilang days? Ano sir, oras lang. Pagka magsasalang po kami, huhuliin po yung koi. Naka-standby na kasi, nandun po yung male dun sa net na yon, yung sa, female. Sa galing sa pan? Opo. Bali, kinukondisyon po namin. Tapos, pagka gusto na namin magsalang kasi may naka-prepare na po kaming mud pan, dito na po namin ilalagay yon. So, kung nilagay po siya ng hapon, madaling araw, maririnig mo yung tubig, naghahabulan na sila dyan, ikot-ikot na sila. And then, pagising mo ng mga 5 a.m., makikita mo may itlog na. Dapat, also, visible din. Opo, visible po yung itlog. Ano itsura, ano kulay? Para po siyang light brown. Light brown. Opo. Tapos, sir, after po nilang mag-mate, kailangan alisin na po yung female at saka male. Kasi kung hindi po aalisin, kakainin po nila yung itlog nila. Hanggang sa makita mo, wala nang itlog. Nung nag-uumpisa po kami, ganyan eh. Sa bali, lahat lang po nito, hindi po namin natutunan sa school, kundi base lang po sa experience. Experience, hands-on, trial and error. Grabe, ang laki na ito. So, yung mga nanggaling doon sa, yung 5 days doon sa... Concrete tank. Dito po galing. Dito, dadalhin. Parang hindi naman grow out yun eh, talagang ano na yan eh, lake sa laki. O yan, sa grow out. Itong mud pan na to sir, nasa mga 30 to 50,000 pieces. 30 to 50, so dun sa kabila, meron ka pang 4 release na nasa around 50,000 din. Opo. And dito, 30 to 50,000. Another 30 to 50,000. Pero yung count po natin na yon, hindi po lahat dun is mga magagandang klase na. So, mag-segregate ka na naman doon ng 4 na grade, which is pangmasa, mix, variety, selected, tsaka yung premium grade. And then, yun doon, magkakaroon ng classification kung yung how much ang ano. Opo. Okay. Kung anong klase ng grade. Opo. Alright, that's great. So, ano na ako, parang dumudugo na yung brain ko sa daming information. Thank you so much sa sharing. Nakaka-inspire kasi mukha na siyang lake, oh. Yan, para makita naman ako guys, ako to si Sparks. Yan o. Sobrang grabe po, napakarami, napakalawak yung huli nating episode kay Tatay Erning sa Rizal. Kung i-compare dito, baby yon. Eh dito ang pangmalakasan guys sa King Koi, Pampanga. Ayan, imekeni mo naman sila. Oh, mekeni, mga King Koi Keeper. At nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumusuporta, nagmamahal, mga distributor ng King Koi Pampanga mula noon hanggang ngayon. Thank you po. Ayan sir, mga gapi. Every month na expenses, electric bill, water bill, ang kinukuha ko lang po na pambayad doon is sa gapi. You mean, i-out mo lang yung gapi, may pambayad ka na ng electric bill? Opo. Sana all. Malaki-laki din to ah. Opo. So, puro gapi laman ito? Gapi lang po yung... Ano yung pinakasikreto? Yung relasyon po sa mga customer. Distributor ko na nag-uumpisa din sila sa Trapan. Nasa may nakapundar ng kotse, may nakapagpundar na po ng mga concrete tank. Marami na rin silang mga nagagawa. Eh, baka pwede mong i-reveal yung mga bumili na sa'yo.
Na-deal ko na rin yung sa ano po ni Manny Pacquiao. Wow. Si Idol Manny. Ito yung grow out pan namin. Kinaikutan namin ng net kasi yung small size kasi sir, madaling makain ng mga predator, mga frog, ayan. Ang laki, ang lawak din. Yung palagi ko pong pinapangako hanggat may isda yung King Koy Pampanga, hindi sila mawawala ng supply. Mm-hmm.